Pagramdam niyang nasa loob na ng kubo ang mga aswang. Marahan naman siyang gumapang papalapit sa pundasyon nito, kung saan dahan-dahan na niyang ibinao ng santo. Maagnas kayo! Wika ni Maximo sa kanyang sarili matapos niyang gawin ang bagay na yon. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang pagnanais, mabilisan naman niyang tinahak ang daan papalayo sa lugar. Pinalawak niya dinoon ang kanyang pagmamasid nang sa gayoy magawa niyang matunugan ang mga aswang na papalapit. Ayon kay Maximo na ang pugad noon ni Protasio, maihahalin tulad mo sa isang maliit na baryo kung saan maraming kubo pero konti lang ang naninirahan. Nakakapagtaka ding sa nilawak-lawak ng lugar na yon. Wala siya doong nasilayang sementeryo na para sa mga yumao ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang paggapang, marami siyang napagdaan ng lugar kung saan may mga aswang na nagbabantay. Sa dami ng mga ito ay hindi na niya yon nagawa pang atakihin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na maaaring malagay siya sa panganib kung makagawa siya ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Itinatak noon ni Maximo sa kanyang utak na tanging si Protasio lamang ang kanyang papatayin sa lugar at wala ng iba pa. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo siya sa isang kubo kung saan doon niya nasilayan ang mga nag-uusap na aswang. Ayon sa mga ito, kinakailangan nilang manatili sa lugar ng iilan pang araw sa kadahilan ng hinihintay nila ang pangkat ng mga ruha na kanilang makakausap. May ginagawa kasing plano si Protasio ukol sa pag-aanib sa mga ito. Nang marinig yon ni Maximo, doon niya napag-alaman na maliban sa mga banakon, may balak ding makipag-alyansa si Protasio sa mga ruha. Kung totoo man ang sinabi ng mga nilalang na yon, maaaring malagay sa panganib ang pangkat ni Rakim sa oras na muling pumutok ang digmaan. Dahil sa kanyang mga narinig, pinili niyang manatili sa lugar para tapusin ang sigalot na namamagitan sa kanila ni Protasio. Alam niyang yun lang ang makakapagpatigil ng digmaang yon sa kadahilan ng tanging si Protasio lang naman ang nag-uudyok ng gera sa kanilang panig at sa panig ng angka nito. Matapos niyang mapakinggan ang mga bagay-bagay, nagmadali siyang tumungo sa sentro ng lugar kung saan doon niya inaasahang naroon si Protasio. Bago sumapit ang hating gabi, narating na nga ni Maximo ang isang bahay na siyang pinakamalaki sa lahat ng tirahang nakatirik sa lugar. Inaasahan na niyang naroon si Protasio sa kadahilan ng halos palibot nito, maraming nagbabantay na mga nilalang. Upang matagumpay yung mapasok ni Maximo, hinanap niya sa libretang ipinamana sa kanya ni Manong Alejandro ang mga usal sa pagbabalat kayo. Hanggat maaari nais niyang gayahin ang wangis ng mga aswang, nang sa gayoy madali niya yung mapasok ng walang kahirap-hirap. Sa pagbuklat niya sa libreta, mayat maya ang kanyang pagramdam sa paligid. Maaaring kadikit na ng lupa ang kanyang katawan, ngunit nasisiguro niyang magagawa pa rin siyang maramdaman ng iilang matatalas ang pang-amoy. Nang mahanap na niya ang pahinang nagbibigay impormasyon ukol sa pagbabalat kayo, maigi naman niyang tiningnan ang balat kayo ng isang aswang. Pagsilay niya rito, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa habang dahan-dahang nag-uusal. Matapos niyang maisagawa ang mga usal at ang kinakailangan para maisakatuparan ng karunungan, mula sa lupa umahon si Maximo bilang aswang. Paglalarawan niya sa kanyang wangis noon, nagkaroon siya ng mahabang balat sa kanyang katawan, malasakambing na mga paa, mahabang brasong halos lumaylay na sa lupa, at malasad demonyong pagmumuka. Nangingitim na dinoon ang kanyang balat at halos tuluyan ng kinain ng masamang presensya ang kanyang aura. Dahil sa mga pangyayari, minabuti niyang maglakad ng marahan upang pakiramdaman ang mga nilalang na makakasilay sa kanya.
Sa pagharap niya sa bahay ni Protasio, bigla naman siyang tinitigan ng mga tagapagbantay na aswang. Habang nagwiwika ang isa dito ng... Anong kailangan mo rito? Tapos na ba ang iyong pagbabantay sa hangganan ng pugad? Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan, gawa ng hindi niya alam kung ano ang isasagot sa nilalang. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatitig sa kinatatayuan nito nang masipat niya yung dahan-dahang binubuksan ang entradang pinto ng bakuran. Matapos ang pangyayaring yon, agad din namang pumasok si Maximo nang walang pagdadalawang isip. Bago niya nilisan ang lugar ng mga bantay, inihabilin sa kanya nitong mag-ingat sa pag-usap kay Protasio dahil kasalukuyang umuusad ang pagpupulong nito sa mga banakon at mensahero ng mga ruha. Maigi naman yung tinandaan ni Maximo para naman kahit papaano'y hindi na mabulilyaso pa ang kanyang plano. Alam niyang labis na makakatulong sa kanya ang impormasyon ng aswang sa gagawin niyang pagpasok sa bahay ng pinuno nito. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na ngang naglalakad si Maximo papalapit sa entradang pinto. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang napakalakas na salot na bumabalot sa buong paligid. Ayon sa kanya, na kung nagkataong mababang uri ang kanyang bakod at puder sa kanyang katawan, maaaring maapektuhan siya nito na siyang magdudulot sa kanya ng hindi kapanipaniwalang karamdaman. Nang marating na niya ang pinto, agad naman siyang pinagbuksan ng mga aswang na nagbabantay sa lugar na yon. Pagsilay niya sa pasilyo ng bahay, tumambad sa kanya ang napakaraming katawan ng tao na halos tumpukan ng hindi mabilang na mga uod. Nag-umpisa na ding umalingasaw ang buong paligid, tanda na napakaraming karni doon ang nabubulok na. Bagaman nais ng isuka ni Maximo ang lahat ng kanyang kinain dahil sa pandidiri, mariin niya itong pinigilan. Ang tanging ginawa na lamang niya, ipinadaan niya sa walang putol na paglalaway ang kanyang pagsusuka. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng lugar, doon niya nakita ang napakaraming bahid ng dugo sa bawat dingding nito. Limitado lang din noon ang kanyang paningin sa kadahilan ng iilang sulu lamang ang nananatiling nakasindi sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makasalubong siya ng dalawang nilalang na merong matatangos na ilong. Nasa kaanyuan ng mga aswang ang mga ito, kung kaya't agad namang napagtanto ni Maximo na maaring yon ang kawal ni Protasio na merong napakalakas na pang-amoy. Sa pagharap ng mga ito sa kanya, bigla naman siya nitong inamoy na parabang merong bakas ng pagdududa. Sino ka? Bakit ka nandito? Seryosong tanong ng isang nilalang. Ipinatawag ako ni Panginoong Protasio. Ako ang tagapag-ulat mula sa hangganan ng pugad ng Norte. Diretsong sagot naman dito ni Maximo na medyo binago ang kanyang boses. Sinungaling! Sagot naman sa kanya ng nilalang. Dahil sa sinabi nito, wala nang pagpipilian noon si Maximo kundi kitila ng buhay ang mga nilalang. Segundo lang noon ang dumaan nang biglang umusli sa kanyang kanang kamay ang sibat ni Ahuma. At kasabay nito ang mabilisan niyang pagtarak sa dalawang aswang. Pagsilay niyang dahan-dahan na yung nangingisay, agad naman niya itong pinasan at itinago sa mga bangkay ng taong nakapaligid sa buong pasilyo. Matapos ang mga pangyayari, mabilisan na niya noong nilisan ang lugar upang masigurong hindi na siya maaabutan ng mga tagapagbantay. Alam ni Maximo na naramdaman ng mga ito ang sibat ni Ahuma, kung kaya't paniguradong magpupumilit ang mga nilalang na yon na hanapin ang eksaktong kinaroroonan ng presensyang kanilang naramdaman. Sa pagdating niya sa unang silid, doon niya nakita ang iilang mga aswang na kumakatay ng mga laman ng tao.
Lahat ng bangkay sa lugar na yon ay tapyas na ang ulo na siya namang labis niyang ikinagalit ng husto. Bagaman nagnanais ang kanyang sariling kitila ng buhay ang mga mangangatay, pinilit na lamang niyang lagpasan ang mga ito. Patuloy niyang itinatak sa kanyang isipan na tanging si Protasio lamang ang kinakailangan niyang patayin sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, maya't maya ang kanyang pagrinig ng mga alulong sa buong paligid. Nararamdaman na din niya noon ang pagsitakbuhan ng mga aswang, indikasyon na natunugan nito ang kanyang panghihimasok sa pugad. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman siyang nakasilay ng mga aswang na naglalakad sa pasilyong kanyang dinaraanan. Hindi siya pinigilan ng mga ito, gawa ng may kung anong bagay din yung pinagmamadalian. Sa pagdating ni Maximo sa pinakahuling silid, marahan niyang pinagmasdan sa siwang ng pinto ang buong paligid upang masilayan ang mga aswang na naroon. Pagsilay niya sa lugar, tumambad sa kanya si Protasio at ang iilang mga musang na halos burado na ang buong pagmumuka. Naroon din ang mga bakunakon sa lugar, tanda na hindi pa natatapos ang kanilang pagpupulong. Dahil sa kanyang mga nakita, ninais muna niyang pagmasdan ang ginagawa ng mga ito bago tumuloy sa loob. Kinakailangan niyang mapag-aralan ang buong paligid nang sa gayoy madali niyang matunto ng angkop na lugar kung sakali mang siya ay magipit. Matapos niyang maisagawa ang kanyang plano, doon na siya nagpasya na hubarin ang balat kayo sa katawan niya. Nais niya kasi noong makita siya ni Protasio ng harapan nang sa gayoy masipat niya ang takot sa pagmumuka nito na kailan may hindi niya pa nagagawang masilayan. Inaasahan ni Maximo na madali lang niya itong mapapaslang sa kadahilan ng ilang ulit na yung muntik mapatay ng antingero na nagngangalang Ruben. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nakakuha ng lakas ng loob si Maximo para pumasok. Sa paglitaw ng kanyang kalasag at mga sibat, marahan niyang binuksan ang pinto na kung saan doon tumambad sa kanya ang mga banakon at aswang na gulat na gulat. Halos kitang-kita ni Maximo ang labis na pagkagulat ng mga ito na parabang hindi nila sukat akalain na makakapasok ang antingero sa kanilang pugad nang hindi nila natutunugan. Sa pagharap ni Maximo sa mga nilalang, agad naman niyang binato ng sibat ang dalawang aswang na nagbabantay sa silid na siyang naging sanhi upang tumilapon ito patungo sa kinaroroonan ni Protasio. Matapos itong gawin ni Maximo, hindi naman niya nasipat na gumalaw ng kahit kamayang mga banakon, indikasyon na hindi siya nito itinuturing bilang banta sa kanilang mga buhay. Oh! Maximo! Paano ka nakapasok dito? Nakakagulat ka naman. Akalain mo, napaslang mo lahat ng mga bantay ko? Bungad na wika ni Protasio habang patawa-tawa pa ito na parabang siya ay iniinsulto. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, bahagya niyang inikot ang kanyang paningin sa lugar, sabay sabi ng, "Huwag kang magulat. Hindi lang sa bagay na ito ako magaling. Humanda ka, Protasio. Oras na ng paniningil." Matapos makapagsalita ni Maximo, muli niyang tinawag ang dalawang sibat na kanyang binato at kasabay nito ang pagpapasapi niya ng kanyang kasanggang tikbalang sa kanyang katawan. Sa pag-usli ng gininto ang buhok sa kanyang anit, mabilisan naman niyang sinugod ang isang ruha at walang pagdadalawang isip yung kinitila ng buhay. Dahil sa hindi gaanong kalaparan ng silid, kung kaya't nagawa ni Maximo ng walang kahirap-hirap ang pagpaslang sa mga ito. Dahil sa kanyang mga ginawa, labis-labis naman ang galit ng iilang ruha na nakaligtas. Para hindi na sila madamay sa mapanganib na sitwasyon, nagpaalam na ang mga ito na babalik na sa kanilang pugad. Bago tuluyang umalis ang mga ruha, harap-harapan itong inilahad kay Protasio
ang pakikianib nito sa kanyang hukbo. Paglaho ng mga nilalang sa kanilang harapan, bahagyang nagkaroon ng katahimikan ang kani-kanilang mga panig. Paano ba yan, Maximo? Nasa panig ko na ang mga ruhang kinakatakutan ninyo. Malas naman ang dating mo. Kanina lang, ibinabasura nila ang pakikipag-usap ko. Pero ngayon, dahil binigyan mo sila ng rason, hindi na sila nag-alangang umanib sa akin. Wika ni Protasio. Ikaw lang ang kailangan kong patayin, Protasio. Kung nais mo talagang ipagpatuloy ang digmaan laban sa pamilya ko, edi sana, sumama ka na rin sa mga ruha. Masyado kang mapagmataas sa mga pinagsasasabi mo. Hindi mo alam na mapanganib na laso ng kaharap mo. Seryosong sagot naman dito ni Maximo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang kinuha sa kanyang bulsa ang libreta at kasabay nito ang taimtim na pag-uusal ng mga buhay na kataga. Dahil sa hindi naririnig ng mga banakon ang mga katagang kanyang binibigkas, kung kaya't naging kampante yon sa kanilang kinaroroonan. Pag-ihip ni Maximo ng kanyang dasal sa hangin, laking gulat na lamang ni Protasio nang masipat niyang magbago ang mga nilalang na malapit sa kanyang kinatatayuan. Maging ang mga musang noong nakatago sa likod ni Protasio, bigla na lamang nagsisisigaw na parabang nasisiraan ng ulo. Habang lumilikha ng kaguluhan ang mga musang, bigla namang nagkaroon ng pagtatalo ang buong grupo ng mga banakon na hindi naglaon. Yon ang naging sanhi para magpataya ng mga ito. Dahil sa lakas ng mga nilalang, kung kaya't kabuuan ng silid ay nawasak. Si Protasio naman noon, pilit pinapakalma ang kanyang mga kasama sa paniniwalang nalason lamang ito ng mga usal ni Maximo. Huwag mo nang pagkaabalahan yan, Protasio. Hindi ka maririnig ng mga demonyong yan. Mas mainam na ako ang iyong pagtuuna ng pansin. Wika ni Maximo habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinatatayuan ni Protasio. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung umalulong ng napakalakas at kasabay nito ang biglaan nitong pagpapalit anyo sa isang nilalang na kapangi-pangilabot ang wangis. Ayon kay Maximo, bago niya nakitang sumigaw ng napakalakas si Protasio, meron itong nilulun sa kanyang bunganga na isang bagay na hindi niya nakita. Alam niyang Bertud yun, subalit hindi niya mawari kung para saan ang uri. Paglalarawan ni Maximo sa wangis ni Protasio, naging kulay abo ang balat nito. At halos bumakat sa kabuuan ng kanyang katawan ang mga kalamnang naglalahad ng itinatago nitong lakas. Nag-umpisa na ding humaba ang buhok ni Protasio habang dahan-dahang nagbabago ang kanyang pagmumuka. Tinubuan na din yon ng mga matatalas na pangil, maging mga kukong pangunahing sandata nito sa pakikipaglaban. Matapos nitong makapagpalit ng anyo, bigla naman noong napatahimik si Maximo, gawa nang napansin niyang hanggang dibdib na lang siya ni Protasio. Sa muling pagsilay nito sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya ang pag-uusal nito para mapalakas ang baluting magsisilbing pananggalang laban sa sibat ni Maximo. Nang maihanda na ni Protasio ang lahat-lahat, ngumisi yon sa harapan ng disipulo ni Manong Alejandro habang nagwiwika nang, "Hindi ako ang nasukol mo, Maximo, kundi ang iyong sarili. Huwag mong kakalimutan, mas lamang ang karunungang ibinahagi sa akin ang ating maestro. Dahil parehas niya tayong disipulo, papayag ako makipagduelo sa iyo. Ang sino mang manalo, siya ang totoong disipulo ni Maestro Alejandro." Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, agad naman niyang sinugod si Protasio ng walang pagdadalawang isip. Sa pag-umpisa ng kanilang duelo, nagsiliparan ang mga sibat at kamao sa himpapawid. Dahil sa lakas ng kanilang salpukan noong mismong gabi,
kung kaya't ang napakalaking bahay na pinagtitirhan ni Protasio ay biglang nawasak na parabang dinaanan ng delubyo. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman silang napuntahan ng mga aswang na hindi naglaon, tuluyan na silang napalibutan. Bagaman ramdam ni Maximo na nasukol na siya ng hukbo ni Protasio, patuloy pa rin siya ditong nakikipaglaban sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na kung magagawa niya yung mapaslang, tuluyan na niyang maibabalik ang kapayapaan sa teritoryo ng mga kakarma. Ilang minuto pa ang lumipas, halos maghabol hininga na siya dahil sa dami ng mga abilidad na kanyang ibinato kay Protasio. Kahit ilang ulit na din niya yung undayan ng kanyang sibat, tila bang hindi pa ito sapat para manghina ng tuluyan ang pinuno ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, napapansin na noon ni Maximo na humihina na ang kabal ni Protasio. Ang naisip niya noong gawin, paulit-ulit itong asintahin ng kanyang sibat hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na niya yung mawasak. Kahit alam niyang mapanganib para sa kanya na ibato ang sibat kay Protasio, paulit-ulit niya yung ginagawa. Maya-maya pa, bigla namang napaatras noon si Maximo nang masipat niyang sumugod si Protasio at kasabay nito ang buong lakas nitong pag-unday ng sapak sa kanyang dibdib. Dahil sa napakatalas nitong mga kuko, kung kaya't madali nitong nawasak ang kanyang kalasag. Naramdaman din niya noon ang pagbao ng kuko nito sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang mapaluhod siya sa lupa habang patuloy na sumusuka ng dugo. Dahil sa pangyayaring yon, panay naman ang pagsisigaw ng mga aswang bilang pagbubunyi sa tagumpay ng kanilang pinuno. Inaasahan ng mga itong hindi na magtatagal si Maximo sa kadahilan ng lapnos na ang kabuang balat nito. Sunog na din noon ang gininto ang buhok ng tikbalang na siyang naging sanhi ng kanyang mabilisang panghihina. Bagaman nahihirapan na sa kanyang kalooban ang espiritu ng tikbalang, hindi pa rin ito kumalas sa kanyang katawan. Maximo, magkasama tayo hanggang dulo. Ano man ang sasapitin mo, gayon din ang sasapitin ko. Pulong ng tikbalang sa kanyang isipan. Magtatagumpay tayo, kaibigan. Magtiwala ka sa pinagsamang kakayahan nating dalawa. Sagot naman dito ni Maximo. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman yung tumayo habang mabilis ang pinagmamasdan ang papasugod na si Protasio. Bago pa man sila nito maabutan sa kanilang kinaroroonan, nagawa ng makailag ni Maximo sa pamamagitan ng pagtalon patungo sa maputik na parte ng pugad. Maraming kalansayang naroon sa lugar, subalit pinilit niya itong tahakin alang-alang sa kanyang sariling kaligtasan. Habang gumagapang noon si Maximo, panay naman ang kanyang pag-ihip ng mga sabulag sa paligid upang magsilbi niyang pangunahing depensa sa pagsugod ni Protasio. Sinigurado niya din noong hindi siya malalayo sa mga banakong nagkakagulo sa lugar upang hindi ito magkaroon ng pagkakataon na siya ay suguri ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa ginawa noon ni Maximo, kung kaya't walang nagawa si Protasio kundi ang magmasid sa kanyang paglabas sa lugar na kinaroroonan ng mga banakon. Medyo nagdadalawang isip kasi ito noong siya ay sundan sa kadahilan ng hindi siya nakikilala ng mga nagkakagulo niyang kasama. Maximo! Huwag kang magtago na parang duwag na tupa sa likod ng mga kasama ko! Harapin mo ako! Tapusin na natin to! Sigaw ni Protasio habang patuloy nitong iniikutan ang kinaroroonan ng mga banakon. Nang marinig naman ito ni Maximo, marahan lang naman ang kanyang ginagawang paggapang para makahanap ng perpektong pagkakataon upang umatake. Isinantabi na muna niya noon ang pang-iinsulto nito sa kanya nang sa gayoy masiguro niyang hindi pa dalos-dalos ang kanyang magiging pasya.
ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nakaipon ng sapat na lakas si Maximo na siya namang dali-dali niyang ibinuhos sa pananakbo. Habang tinatahak niya ang daan papalapit kay Protasio, dali-dali naman niyang pinakawala ng sibat ni Ahum sa himpapawid, sabay lundag patungo sa kinatatayuan ng kanyang katunggali. Dahil sa bilis ng ginawa noon ni Maximo, hindi na nakapalagpas si Protasio sa kinaroroonan nito. Katapusan mo na, Protasio! Dasali mo na ang lahat ng karunungang alam mo! Wika ni Maximo habang dahan-dahan silang bumabagsak sa lupa. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang huli nilang sagupaan ni Protasio. Humanda kayo, sapagkat may magaganap na pangyayaring maging kayo man ay hindi inaasahan. Okay, ano kaya yung pangyayaring hindi ninyo inaasahan, no? Pero hindi na kayo mabibitin kasi last 3 episodes na to, tapos sunod-sunod yun siguro mga tag-iisang oras, 2 oras lang na pagitan, tas mapapakinggan nyo na lahat hanggang finale. Para sa inyo rin yun. Kaya pahintay na lang ako, ha. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa kwento na to. Yun lang. Salamat.